Oh no! Hello. Magandang araw po sa lahat. Ako ay may ginawang presentasyon para sa mga nagbabalak na magpatayo ng bahay. Ipagpalagay natin ikaw ay may ipon na. Ito ang mga tanong na kailangan mo masagot bago mo simulan ang pagpapatayo ng iyong bahay. Una, saan itatayo ang bahay? Pangalawa, anong klaseng bahay ang gusto mo? Pangatlo, kailangan mo ba ng professional sa paggawa ng plano? Pangapat, magkano ang budget? Ito ang kadalasang pumapasok sa isip natin bago magpatayo ng bahay. Panglima, paano mag-apply ng building permit? At pang-panganim, sino magtatayo ng bahay? Saan itatayo ang bahay mo? Siyempre, sa una, kailangan mo ng lupa. Dito, kailangan sigurado ka na ang loteng pagpapatayuan mo ay kumpleto sa dokumento, kagaya ng titulo. Mahirap magpatayo ng bahay nang hindi mo alam ang background ng lupa kung saan ito itatayo. Anong klaseng bahay ang gusto mo? Ito ang mga karaniwan sa Pilipinas. Merong bungalow, multi-level or up and down, townhouse, condo unit. Sa pagpili ng iyong bahay ay nakadepende sa iyong lifestyle. Pero sa video na to ay magpo-focus tayo sa bungalow or multi-level na kung saan magiging involved ka. Ano nga ba ang bungalow? Ang bungalow ay isang single story o isang palapag lamang na kung saan ang living room, kusina at mga kwarto ay nasa isang palapag lamang. Ano naman ang multi-level or up and down? Ang multi-level o tinatawag na up and down, karaniwan na ang kusina, living room, kitchen ay nasa unang palapag. Ang mga kwarto, bathroom at mga pribadong espasyo ay nasa itaas ng bahay. Ito naman ay ang townhouse. Ang townhouse ay minsan na tinatawag na apartment. Dito, ang mga bahay ay magkakadikit at ang naghahati sa kanila ay ang pader. Kadalasang iisa ang dinangbubong or tinatawag na continuous. Condo unit. Ang condo unit ay bahay sa loob ng gusali. Kadalasan, ito ay nakikita sa mga syudad. Ipagpalagay natin na ang napili mo ay multi-level o tinatawag na up and down. Dito, papasok na ang pagdidisenyo ng bahay. Maraming klase ang disenyo ng bahay, katulad ng American, Spanish, Modern, Mediterranean, o marami pang iba. Maaari kang tumingin sa internet para ikaw ay magka-idea kung anong gusto mo at ito ang magiging basihan ng gagawa ng plano. Paggawa ng plano o layout ng bahay. Kailangan mo ba ng professional katulad ng engineer o arkitekto? Inire-recommend ako na mag-hire ka o kumuha ka ng professional. Mas makakampante ka at alam mong nasa standard ang bahay mo at hindi masasayang ang pinaghirapan mong pera. Ito ang karaniwang plano sa isang bahay. Nandito ang architectural plans, structural, electrical, plumbing. Bawat profession ay may kanya-kanyang parte sa isang bahay. Architectural plans. Dito ginuguhit ang itsura ng bahay sa loob at sa labas. Dito mo rin makikita kung paano ang layout ng bahay, kung anong posisyon ng bawat kwarto, ng kitchen, at kung paano ang bahay mo puposisyon sa existing mong lote. Ang sunod ang structural plans. Dito naman, dinidisenyo ang mga laki ng poste, biga, kapal ng sahig, bilang at sukat ng bakal,
laki at lalim ng pundasyon, at iba pang makakatulong para maging matibay ang bahay. Electrical plants. Dito mo naman makikita ang plano ng ilaw, outlet o saksakan, mga abang para sa appliances na gagamitan ng kuryente. Sunod ay ang plumbing. Ito ay para sa mga linya ng tubig, sa inumin, sa ulan, at sa dumi. Dito mo rin makikita kung saan poposisyon ang tangke ng tubig at ang tangke na septic tank. Ito ang mga karaniwang plano na makikita o kailangan mong ipagawa sa mga arkitekto at inhinyero. Okay, dito na tayo sa magkano aabutin ang bahay na gusto mo. Pag nagawa na ang plano, mas malinaw na mabibigyan ka ng rough estimate kung magkano aabutin. Para makuha mo magkano, ang ginagawa ay kinukuha ang floor area ng bahay at minumultiply ito sa existing rate per square meter. Ito ay magiging basihan mo o ito ang magiging budget mo. Ito ang paraan ng pag-compute. Halimbawa, ganito yung ground floor mo kalaki. Ang ground floor mo ay merong length at width na 10 by 6 at ang second floor mo naman ay may 8 by 6. Kukumputin mo lang ang area na ito at ito total mo o pagkukombine. Kapag may total ka na ng area ng bahay, gamitin ang mga presyo sa kanang bahagi para makompute magkano aabutin. Kung ito ay rough finish, ito ay nagkakahalaga mula 18,000 to 20,000 per square meter. Kung ito naman ay standard finish, ito ay nagre-range ng 25 to 30,000 pesos per square meter. Kapag ito ay high-end na, umaabot na siya ng 50,000 plus. Muli, ito ay mga rough estimate lamang. Nagbabago ito depende sa materials na gagamitin at lugar kung saan itatayo ang bahay. Kasi yung sahod ng mga magtatrabaho ay depende sa lugar. Ang mga presyong nabanggit ay nagbabago taon-taon. Ito ang computation. Para sa rough finish or basic, kanina na-compute mo na ang area mo na kung saan umabot ng 144 square meter. Ngayon, i-multiply mo siya ngayon sa 18,000 per square meter o hanggang 20,000 pesos. Ngayon, naabot siya ng 2,592 para sa standard finish o middle, ito ay aabot ng 3.6 million. At para sa high-end finish naman, ito ay paabot ng 7.2 million. Ang kasunod naman ng tanong ay ang paglalakad ng permit o building permit. Dito, sa bawat munisipyo sa ating bansa ay may kanya-kanyang form para sa paglalakad ng permit. Sila ang magsasabi at magbibigay ng listahan ng mga requirements. Ang mga karaniwang kailangan ay ang plano na inyong pinagawa na dapat ito ay selyado, pirmado ng profesional. Ang kasunod, ang mga ibang munisipyo ay humihingi ng barangay permit o clearance sa barangay bago ito tanggapin. At ang huli, kapag meron ka ng building permit, ang kasunod nitong tanong ay sinong gagawa ng bahay mo? Ito ang karaniwang ginagawa dito sa Pilipinas. Ang iba, pinapakontrata. Ang iba naman ay arawan. Sa dalawang ito, mas mabuti na meron pa rin professional na gagabay sa'yo. Kadalasan, kung sinong gumagawa ng plano,
ay siya ring gagawa ng bahay. Kasama na ito sa kontrata nila. Sa kontrata, wala kang masyadong iniisip. Kailangan mo lang bantayan lahat ng napag-usapan nyo base sa plano ng bahay mo. Sa arawan, ay kailangan mong kumuha ng mga marunong sa pagbasa ng plano at mapagkakatiwalaan. Kailangan mo silang bantayan araw-araw kung ano mga natatapos nila. Marami pang paraan para sa pagpapagawa ng bahay. Tatalakayin din natin isa-isa sa susunod mga video. Sinasabi ko lang sa iyo ngayon na habaan mo ang iyong pasensya dahil mahirap ang magpatayo ng bahay. Ang presentasyong ito ay base sa aking karanasan at nalalaman. Sa mga susunod na video ay isa-isahin natin ng maigi at detalyado. Maraming salamat po.